ang panlabas nating anyo ang ating pinanghaharap sa mundo sa araw-araw. Kaya naman inaalagaan at pinahahalagahan natin ito. Ngunit ang ating pinahahalagahan ay siya ring minsang ipinanghuhusga sa atin. Hindi kasha sa atin yung ulam, kuya. Anong kulang? Sobra-sobra pa nga sa atin yan eh. Ganto na lang. Amoy na lang natin. Isang tingin, isang subo ng kanin. Parang ganto. Fried chicken, ang sarap! Kayo, anong ulam nyo? Hotdog! Sarap ng hotdog, kuya! Ang sarap ng candy, kuya! Candy? Kulang ba yung candy? Halika, kain lang kayo. Ang gatas. Diyan na kayo, ah. Kain lang kayo. Alis lang kami. Ay nga na. Oh, Joseph! Umiyak naman yung kapatid mo, ha? Asan ba nanay mo? Oh, nasa palengke pa po, eh. Oh, hayaan mo. Pagkatapos dito maglaba, tutulungan kita, ha? Salamat po. Sige. Ah, aling Susie, meron po ba kayong gatas? Naku, Joseph. Hindi pa nga nababayaran ng nanay mo ang utang niyo dito. Sige na po. Ay, laki. Pwede sa iba ka na lang muna bumili, ha? Huwag lang muna dito. Aga-aga. Pwede po pong humingi ng tulong? Gutom na po kasi yung kapatid ko. Wala po siyang gatas. Bakit ako? Eh, kasi yan, oh. Nakita, eh. Sige na nga. Salamat po. Eh, nasaan ba yung nanay niyo? Nasa palengke pa po. O sige, pabayaran niyo na lang siya. Saya sa'yo ni Bunsoy, ah. Busog ka na kasi. Tay, binigyan po nila ako ng pagkain. Tuwa po sila kay Edwin tsaka po sa'kin eh. Sige, ito. Bakit mo iniwan mga kapatid mo? Ang liliit pa niyan, mga babae pa! Di ba nagpilin ako sa'yo? Pantayan mo sila! Ha? Tay, umubas na naman po ako. Nagugutom na po ko sa Edwin eh. O di sana! Inintay mo nanay mo! Ha? Pagdadahila ka pa! Mabu ka rin! Mabu ka! Diyan ka ngayon! Tigas-tigas ng ulo mo! Pinakaya ko naman po sila. Tsaka po nung umalis po ako. Ang dami-dami na nga namin problema. Hindi ka ba marumakinig? Ha? Ngayon, dyan ka. Hindi ka alis dyan. Naitindihan mo? Hindi ka kakain. Hindi ka inom. Para madala ka.
Dear Charo, naiintindihan ko kung ba't naging ganun sina nanay at tatay noon. Bigla kasi kaming naghirap pagkatapos mawalan si tatay ng trabaho at nawala pa ang aming bahay. Tumulong ako sa kanila bilang panganay, pero dahil sa pagod at problema, hindi nila yun minsan nakikita. Eto yung sinasabi ko sa yung bata. Wapix, di ba? At ang galing kumanta niyan! Gwapo mo nga, boy! Pang-artista ang mukha mo. Pwede po ba ang kantahan ko po kayo? Tapos po, pengin lang po konting pagkain para po sa mga kapatid ko. Sige na nga. Bibigyan kita ng mga paninda ko, pero basta galingan mo, ha? Sige po. Sige. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang ang iyong pagdaramdam. Idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawalan ng lubusan. Ang galing mo talaga kumanta! Hoy, eto. Tigayin mo to sa mga kapatid mo, ha? Mahal na mahal ka siguro ng mga magulang mo, no? Kasi hindi ka lang talented, eh. Tumutulong ka pa. Uy, isang kanta na lang. Kahit maikli lang. Ba? Dali, dali. Sige, sige. Walang iba pang sasarap sa pagtitinginan natin. Please, Jessica. Uy, nandito pa kala po. Masado mo. Yes! Yes! Ismael! Oh. Ismael! Nakapasa ang anak mo sa scholarship! Scholarship! Dali, halika, dali! Joseph! Joseph, at nang tatay mo? Tay! Congrats, anak, ha? Mabuti yan. Laking tulong sa atin yan. Hayaan nyo, tay. Kapag ako naging industrial engineer, hindi nyo na kailangan masukan bilang waiter dyan sa pinagtatrabahan yung hotel. Pagkadama akong pagkain, nagugutom ako. Oh, sige, sige. Ay, may bumibili. Ayusin ko. Sandali lang. Oh, dalian nyo na. Kakain na. Oh, Edwin, upo na. Wow, sarap niya na. Wow, sarap pa. O, dali, kuha na. Dali, dali. Ay, mainit pa, ha? Kumain na kayo na mabilis, ha? Para hindi tayo pare-pareho malit. Ano gusto mo? Dali ko mga kanan. Yan. O, yan. Dali ko na, dali na. Dali, dali. Dali, dali. Dali, dali. Ano yung ginagawa mo, kuya? Naalis ko lang tong pangalan para hindi magmukhang peke. Eh, hindi naman peke yan. Totoo naman t-shirt yan, eh. Itong pangalan kasi na to, ano to eh, sila yung mga gumagawa ng mga mamahaling damit. Pero itong t-shirt kong to, nabili ko lang to sa Divisoria. Kaya sila, hindi sila yung mga gumagawa talaga ng mga mamahaling damit. Kaya siya peke. Eh, mas maganda nang magsuot ako ng walang pangalan kesa sa magmukha siyang peke, di ba? So, isa pa, kapag nakita ako ng mga kaklase ko, baka pagtawalan lang ako dun. Pero sabi ni nanay, pang mayaman daw yung school mo, eh. Huwag kang mag-alala. Yayaman din tayo kapag ako nakapagtapos ng college, pag ako nakahanap ng magandang trabaho, ay, nako, matutuwa sa akin si nanay tsaka si tatay. Hindi sabi ni nanay tsaka ni tatay ng isang araw sa mga kapitbahay natin, eh. Ang galing-galing mo daw, kuya. Malayo daw mararating mo. Ano ba ibig sabihin nun? Dito ka muna, ha? Dito ka muna. Ganyan. Bagay sa'yo. Tol, ibang-iba yung kotse.
Ikaw na. Ikaw na may bago. Ba talaga, ano? Airpat yan. Kaya kung gusto nyo rin ng ganyan, paghiwalayin nyo rin airpat at airmat nyo. Pare, patingin ang relo mo. Ito? Oo ba? Latest model, ah. Ibang klase tayo magregalo yung girlfriend mo, no? Ay, pare, pare. Thank you, pare. Si Steph, kamusta kayo? Diba, dinidiskate yung man? Yun, no? Punta na Central. Hi, guys. Hi. Hi, Joseph. Hi, Steph. Hello. Joseph, pwede mo ba akong turuan sa lessons natin? Hindi ko kasi maintindihan, eh. Eh, alam ko naman ikaw ang smartest sa class. Sige. Kailan? Later? After Later? Class? Sige. Coffee and lessons? Oo. Oh. Sige. Thank you. Welcome. Maayos akong nakapagpatuloy ng second year college. At akala ko ituloy-tuloy na akong makakatapos ng industrial engineering. Nagre-reklamo na yung mga customer ko. Wala daw lasa yung pagkain na niluluto ko. Hindi ko naman masabi sa kanila na wala akong pambili ng mga harikadong pampalasa kasi wala na tayong budget. Alam mo naman, sabay-sabay na pumapasok yung mga bata. Buti na lang, no? May scholarship si Joseph. Eh, kung magsasarado ka ng tindahan, di lalo tayong magkukulang. Pero sige, hayaan mo. Susubukan kong kumuha ng advance nyo sa hotel na pinapasokan ko. Para naman mabayaran muna natin yung mga requirements ng mga bata sa school. Ako? Sirang-sira na yung sapatos mo? Kailangan na natin bumili. Okay pa to. Ikuha mo lang ako ng rugby. Ako na yun. Sige na, kumain ka na. Ako nang bahala dyan. Iwanan mo dyan. Ako nang bahala. Akong gagawa niyan. Kumain ka na doon. Nakahain na yung pagkain. Sa trabaho, Tay. Bakit ka magtatrabaho? Paano pag-aaral mo? Eh, umalis po ako dun sa university. Ano ba pinagsasabi mo? Hindi ka pwede umalis dun. Paano scholarship mo? Tay, kasi pag nagpatuloy ako dun, hindi ako makakapagtrabaho. Lilipat na lang ako ng university. Magiging regular student na lang ako. Para kapag sa umaga, pwede ako magtrabaho. Tapos sa gabi, makakapag-aaral pa rin ako. Anak, sana bago ka magdesisyon, sinabi mo muna sa amin ang nanay mo. Itay, kapag sinabi ko naman kasi sa inyo, alam ko naman na hindi kayo papayag. Kahit na kailangan niyo yung tulong ko. Paano pag industrial engineering mo? Pangarap mo yun, di ba? Ayos lang ho sa akin yun, Tay. Kumpara naman ho sa inyo, tsaka para sa mga kapatid ko, eh. Hello, ma'am. Hope you enjoyed your stay. Thank you for staying with us. Okay, thank you. Mula sa kusina, ginawa agad akong receptionist ng hotel. Hi, Mia. Hi, nako, Joseph. May nabiktima ka na naman. Hmm? Kaya pala, hinire ka ng hotel para pamparami ng guests. Ganun ba yan? Excuse me. Hi, sir. Good day. How can I help you? Oh, hi. I'm Rick. Oh, hi, Rick. Talent scout ako para sa isang agency na nagmamanage ng high-end entertainers. Nagpapadala rin kami sa ibang bansa. Baka may interest ka sa pag-aartista o sa entertainment industry. Pwedeng-pwede ka kasi. Talaga? Parang hindi yata ako bagay umarte. Anong kaya mong gawin? O gwapo ka lang ba at walang talent? Bini-bini sa aking pagtulog,
ika'y panaginip ko. Here's my card. Tawagan mo ako kung interesado ka, ha? Alright. Bye. Bye. Have a nice day. Oh, kay gandang mag-alay sa'yo. Maraming salamat po. Please enjoy the night. Joseph, every time you sing, natutunaw talaga ang puso ko. One of these days, I will request to the hotel management na gabi-gabi dito ka na kumanta. Naku po, kapag wala ho ako dito, ibig sabihin po, nandun po ako sa ibang hotel. Siguro po doon yun na lang po ako panoorin. Okay. Eto, this is my thank you for making me smile every night. Naku po. Thank you. Mas marami pa dyan yung may bibigay ko kapag nag-Japan ako. Kasi sabi sa akin ni Rick, higit pa doon sa 20,000 yung kikitain ko doon gabi-gabi. Japan? Paano pag-aaral mo? Eh, bala ko sanang huminto muna sa pag-aaral para kapag pumunta ako doon sa Japan, makakaipon ako, makakapagbigay ako ng pera sa pagpapaaral ng mga kapatid ko. Anak. Eh, paano yung pag-aaral mo? Hindi ka magtatapos, pa sayang naman. Anak, mas maganda yung makatapos ka. Di ba yun naman ang priority mo ng araw? Makapagtapos? Pero ngayon ano? Ano ba nangyayari sa'yo? Sayang ho yung oportunidad kung hindi ko susunggaban. Kuya, ang ganda ng bagong polo mo, ah. Mamahalin to, no? Pero naman minsan, no? Kumbarin mo nga yan. Ba't mo sinusot yan? Kakaplansya lang yan, eh. Gagamitin ngayon sa gig mamaya. Saka itong mga to. Ayaw na ayaw kong gagamitin mo itong mga to, ah. Malambili ko dito sa mga to, eh. Kapag ginamit mo to, mabilis itong mauubos. Sorry, kuya. Ano? Kaya mo, kapag nakapunta ako ng Japan, bibilihan kita ng mga mamahaling polo. Ibibili kita kahit anong gusto mo. Sabi mo yan, ah. Oh? Eh, bakit kuya, parang mas marami pa yung nilalagay mo sa mukha at balat ngayon? Ano mo kasi, Edwin, kung alam mo kung saan ka lamang, aalagaan mo yun. Ako, tignan mo, dahil sa itsura, mas napapansin ako. Mas marami akong kinikita. Mas malayo ang nararating ko. Malayo nga ang narating ko. 4 na taon ako sa Japan. Pagkatapos nun, ay naging general manager ako ng talent agency ni Narik. At pagkatapos ay naging sales and marketing director ng isang multinational travel and tours company sa Makati. Sa bawat lipat ko ng posisyon, pataas ng pataas ang aking kinikita, pati na rin ang tingin ko sa aking sarili. Tayo, ito para sa inyo, tanggapin nyo. Kapag meron nung kulang o may kailangan pa kayo, basta sabihin nyo kaagad sa akin. Eh bakit naman magkukulang to eh? Sobra-sobra na nga ito. Binigyan mo na kami ng nanay mo, pati mga kapatid mo, binigyan mo na rin. Tsaka kapag meron kayong gustong bilhin, bilhin nyo na ho. Sabihin nyo lang ho. Eh, anak, hinay-hinay ka sa pera. Kahit marami yan, eh, posibleng naubos din yan. Alam niyo, Tay, magaling ho ako sa trabaho. Napahalagaan ako ng kumpanya ko.
At tignan niyo tayo, Nay. Sala Edwin, ha? Tuntua doon sa TV. Siguro mas maganda kung bumili na rin kayo. Yung malaki, para matuwa naman yung mga kapatid ko. Huwag na. Anak, gumagana pa yung TV sa bahay. Okay na yon. At saka ayaw na namin na gumastos ka pa. Pinag-aaral mo pa si Junjun at si Edwin. Nay. Kasi para saan pa nagtatrabaho ako ng sobra-sobra? O hindi nyo naman na-enjoy yan, di ba? Tsaka isa pa, pera lang yan. Nabook mo na ba yung Travel Summit tickets? Not yet, sir. Hindi pa? Ay, Miss Alcantara, I've been really patient with you. Nung last time, nakalimutan mo yung meeting ko with Mr. Johnson. Tapos pinalagpas ko yung nag-overlap na presentation schedule. Alam mo, sayang yung utak mo eh. Hindi mo ginagamit. Alam mo, kapag binenta yung utak mo, sigurado ako mahal yan. Dito na pala golden boy natin. Steve. Kamusta na kayo dun sa presentation kay Mrs. Lim? Ready na ba kayo? Alam mo, Joseph, kailangan natin tong account na to to meet our quota this month. Kailan ba kita napaya? Never. That's why I call you my golden boy. O nga pala, mag-iingat ka dyan kay Mrs. Lim. Dragon Lady ang tawag sa kanya sa hotel circles. May dahilan yun. Thanks, Steve. Joseph, hindi ko talaga alam yung problema eh. Pero alam mo, sa tuwing nag-meeting kami ng boss namin, ang init talaga ng dugo niya sa akin. Talaga? Bakit, Joseph? Pare, this is just my opinion, ha? Baka naman mas kailangan mo bigyan na atensyon yung pananamit mo. I mean, I can see na you're wearing expensive clothes. Pero kapag sinusot mo kasi, pare, parang they look cheap. Kasi alam mo, pare, nasa pagdadala yan eh. Baka siguro kailangan mong magsuot ng damit na mas mag-match sa personality mo. I mean, mix and match ang colors and ano mo yun? Joseph? Oh, Mitch. Tinatawagan kita, hindi ka man na sumasagot. Naging busy ako eh. Busy? Na hindi mo man ako matawagan? Look, Mitch, I know we had a good time, pero tapos na yun eh. Do you really need me to spell it out for you? Pare, hindi mo dapat kinaganon yung babae. If she couldn't take a hint, then hindi ko na problema yan, pare. Destinations in Europe that will be worth every dollar. Visit the Renaissance of Italy. See all the romantic places in Venice and Paris. We will even visit Amsterdam and their diamond factory and have the chance to shop your perfect gift for your loved ones. You know, joining our tours is like walking through the pages of history with all its grandeur and opulence.
Very impressive presentation, Joseph. Thanks, ma'am. How can I say no? Thank you for not letting me down, ma'am. Okay, Steve, kindly prepare the papers. Will do, will do. We'll send it right away to your office, Mrs. Thank you, thank, thank you very much. Much for your business. Thank you. Thank you. Well, sir? Well, what can I say? The golden boy strikes again. Congratulations, congratulations. Thank you, sir. Congratulations, Tim. Okay, so we'll have a celebration tonight. All right, sir. We'll fix everything. All right, good job, guys. Good job. See you. Impressed na impressed sila, sir. All our hard work paid off. Mali yung digits na binigay mo sa akin kanina. Hindi po, sir. Dinobo alam mo, buti na lang hindi yun napansin ni Mrs. Lim. Dahil kung napansin niya yun, mapapahiya ako at magmumukha akong tanga kanina. Pero sir, sure stop ako... talking! Stop talking because your brain is empty. You know what, Mr. Concepcion? You are fired! I want you out of the office today. Okay? Pero sir... Excuse me, sir. Ngayon po yung dinner niyo with your family. Tawagin mo yung driver ko, sabihin mo sunduin na sala. Sayang, no? Nasa trabaho pa si Ate Hermit at si Ate Emma. Dito lang natin sila makakasama. Oo nga, kuya. Minsan na sayang. Nga natin makasama si kuya. Ay, tay. Di ba, naalala niyo po yung kinikwento sa atin ni kuya tungkol sa restaurant na to na kailangan ilang araw muna at ilang buwan muna nakapag-preserve ka ba ako kumakain doon? Oh, oy, ay, ano? Kuya mo na yun, halika na. Ay, ako magagalit yan kapag pinaghihintay. Uy, isarado mo na yan, ha? Ako na ba? Ay, Idol! Ay! Asa na? Si Kuya. Nasa opisina pa po si Sir Joseph, eh. Pinapabot lang po ito. Oh, susunod pa siya? Hindi na daw po, eh. Dahil marami doon siyang ginagawa sa opisina, eh. Wait. If you still want your jobs, napansin ko na lang na palala lang ng palala ang dandruff ko. And for 3 months, I tried different treatments, pero hindi ito nawawala. Mr. De Guzman, you have plaque psoriasis. This is just one of the 7 types and unfortunately, pwede mong maranasan ng iba pa. Iniiba ng psoriasis ang life cycle ng mga cells ng balat, kaya mabilis na iipon ang mga cells sa ibabaw ng skin. Nagiging makapal na kulay silver na parang kaliski sila. Nagiging tuyo rin, makate, namumula. Kaya makakaranas po kayo ng pananakit ng katawan. Pabalik-balik po talaga ang psoriasis, Mr. De Guzman. May panahon na gumagaling siya. May mga panahon ding grabe ang sintomas niya. But the good news is, hindi po siya nakakahawa. And we can manage it. Doc, narinig ko na yan eh. Paulit-ulit na lang. Sinabi na yan sa akin na lahat ng mga doktor. Kaya nga ako pumunta dito kasi sabi nila ikaw yung pinakamagaling na doktor. Now tell me something that I haven't heard. Wala pong lunas ang psoriasis, Mr. De Guzman. Pero pwede po nating mapigilan ang pangangapal ng balat. May mga irerekomenda akong mga lotions and gels na makakatulong po sa inyo. Magiging komportable po kayo doon. Ayoko nga maging komportable. Ang gusto ko gumaling. Ngayon sabihin niyo sa akin kung magkano. Name your price. Pabayaran ko lahat. I'm sorry. Mas mabuting pakalmahin yung sarili niyo. Hindi po makakatulong sa kondisyon ninyo ang maging emotional stress. Dahil baka lalong lumala ang psoriasis ninyo. I spent 100,000 pesos at bumili na kung ano nung lotion, ointments, cream, at corticosteroids. Para lang mawala mga pantal sa aking mga paa. Pero habang tumatagal, unti-unti silang kumakalat sa aking buong katawan. Hindi nakatulong ang mga pinapahid ko dahil 4 months later, naging glutate psoriasis ito.
hanggang umabot ito sa pinakamalalang type na erythrodermic psoriasis, kung saan mas namumula at mas nangangapal ang balat at mas nagiiwan ito ng bakas. Amoy mo! O ano amoy? Ano amoy? Sabihin mo sa akin. Amoy na aagnas na, di ba? Di ba sabi ko sa'yo, labahan mo yung damit ko? Kasimple-simple ng pinapagawa ko sa'yo, hindi mo nagawa. Ay, Diyos ko, tawagin mo si Nilo! Nilo! Oh, baka naman idaan mo ako sa traffic, ha? Ikaw yung driver, wala kang alam sa daan. The last frontier of the Philippines is the future of our tourism industry. Invest with us as your travel company partner and we will make Palawan on the world map. Thank you. Okay, let's do it. Palawan, here we come. Congratulations. Thank you. Great presentation, as always. Oo, amoy na agnas sa bangkay. Yun yung amoy niya. Nakuwento nga ni Lindo na nakasabay nga daw niya si Sir sa CR. Tapos para daw may galis aso yung buong braso niya. Alam mo kung anong tawag dyan? Karma. Paano? Sama kasi ng ugali. Sir? Sir? Tumawag na po si Mr. Wazuki. Joseph! Sir? Joseph! Joseph, padating na si Mrs. Lim para i-finalize ang details natin para sa deal na to. Joseph! Come on, Joseph! 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 Pakiramdam ko ang lahat ng pinaghirapan ko na wala ng isang iglap. Maria, may almusal na ba? Maria! Maria, nasa ka na ba? Maria! Nilo? Nilo, nasan ka? Hello? Sino to? Nay! Pwede ba sa ibang araw na lang, walang magdadala dyan ng pera eh? Hindi ko alam kung kailan. Hindi ba talaga siya makakapag-antay? O sige na, sige na! Ito yung pera. Since hindi nyo na maintay yung araw na dapat ibibigay ko yun sa inyo. Ah, kami talaga ang nagpumili na magpunta ka kaagad dito kasi ang tagal ka na namin hindi nakikita eh. Nag-aalala kami sa'yo. Hindi ako magtatagal na eh. Nag-resign ho ako sa trabaho. Hindi ko alam kung kailan o saan ulit ako makakakuha ng pera, pero sa ngayon, hindi muna ako makakapagbigay ng pera para sa pagpapaaral kay Edwin. Teka, anak. Bakit ka nag-resign? Eh, di pang mataas na rin ang position mo ron? Meron ka bang problema sa kumpanya? Wala ho, tay. Basta ayoko lang ho doon. Sige na ho. Anak, apa, paano naman yan, Jesus Maria Josep, kung kailan magtatapos na ang kapatid mo? Nay, matanda na siya. Nung ako nga, nung nasa edad niya, nakailang trabaho na ako. Bakit ba hanggang ngayon, pasan-pasan ko pa rin siya? Bakit wala ba siya silbi?
Hindi ba siya makakadiskarte para sa sarili niya? Sabihin niyo nga sa akin, ako ba? Umasa ako sa inyo para makaangat? Hindi, di ba? Sarili ko lang yung inasahan ko. Oo! Alam namin! Dahil lagi mo pinag-aayabang sa amin kung gano'ng kagaling. Noong paanong hindi mo kailangan yung tulong namin para marating mo yung narating mo. Minsan niya iniisip ko na kaya ba tinutulungan mo kami para mapagyabang ka. Para maparamdam mo sa amin na importante ka. Natitigil ang ikot ng mundo kapag nawala ka. O hindi, sige! Itigil mo yung pagsusustento sa akin! Minsan naman di ko iniling sa'yo yan eh! Wait. Hoy, ikaw! Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, ha? Hindi mo alam kung ano yung isinakripisyo ko para na makapag-aral kayo. Anak? Para ibigay lahat ng mga kailangan nyo! Wala ba kayo utang na loob? Anak? Diyos, tama na. Tay, ako na naman ba yung mali? Ha? Ako ba yung may kasalanan dito? Palagi na lang ako! Alagaan yung mga kapatid ko! Isakripisyo ko yung pag-aaral ko para sa mga kapatid ko! Ibigay sa inyo lahat ang magagandang gamit! Bigyan kayo ng maraming pera! Pare-pareho pa rin eh! Ha? Ni minsan wala man lang ako narinig galing sa inyo. Salamat, anak. Ang galing mo, anak. Proud ako sa'yo, anak. Anak, mahal ka namin. Ni minsan wala ako narinig nun kahit isa sa inyo. Ang palagi ko lang naririnig, puro pamumuna, puro pananakit, puro sama ng loob. Eh tingin ko nga kaya ako ginustong gawin to lahat. Para lang maging matagumpay, para lang makaangat. Para lang maramdaman ko na na-appreciate niyo ako. Nakakatawa, di ba? Pero alam niyo kung ano yung hindi nakakatawa? Baka kahit kailan, hindi ko na maramdaman to sa inyo. Anak, sandali! Anong ginagawa niyo dito? Umalis na kayo. Anak, ano nangyayari sa'yo? Sabihin mo sa amin. Andito kami. Alam namin may pinagdadaanan ka. Anak, sige na. Kami ang pamilya mo. Tutulungan ka namin. Bakit, Nay? May matutulong ba kayo dito? Ano, Nay? Matatanggal niyo ba yung sakit ko? Maibabalik niyo ba ako sa dati? Anong nangyari sa'yo, anak? Ba't ka nagkaganyan? May sakit ho ako. Sabi nila, kinarma daw ako eh. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, mauuwi lang pala ako sa ganito. Mabuti na lang pala natulungan ko na kayo, no? Napakinabangan niyo na ako. Magsalta ng ganyan. Mula noon, proud kami sa'yo. Hangang-hanga kami sa'yo sa lahat ng narating mo. Alam namin, maswerte kami magulang dahil ikaw naging anak namin. Hindi dahil sa mga tulong mo, dahil sa pagmamahal mo sa pamilya natin. But
patawarin mo kami, anak. Hindi namin nasasabi sa iyo yun. Kasi akala namin eh, hindi mo kailangan eh. Alam namin na matatag ka, malakas ka. At kahit kailan, hindi mo kami kinailangan ng nanay mo. Anak, patawarin mo kami sa lahat ng pagkukulang namin. Patawarin mo ako, anak. Nasaktan kita noon. Kahit isang beses kong ginawa yun, pero buong buhay ko, dala-dala ko yun. Anak, hayaan mo. Ipakita namin kung gaano ka namin kamahal. Hayaan mong tulungan ka namin. Andito kami kahit ano pa ang maging itsura mo. Hindi mababago na anak ka pa rin namin. Hindi ka namin tatalikuran. Kahit maging ganyan ka buong buhay mo, hindi ka namin iiwanan. Hindi ako ganito! Naiintindihan niyo ba yun? Bakit ba napakadali para sa inyo natanggapin ako na ganito ako? Hindi ako basura na ganito! Paano niyo ako matutulungan, sabihin niyo sa akin, kung paniniwalaan niyo yun? Hindi ko kailangan ng awa ninyo. Hindi ko kayo kailangan. Joseph. Kayo ang may kailangan sa akin. Joseph. Hindi ako! Joseph, anak. Joseph, umalis na kayo. Umalis na kayo! Anak. Layuan niyo na ako. Anak, walang isang nilalang na hindi na kailangan ng ibang tao. Walang masama kung aaminin mo na nangangailangan ka. Hindi ko kayo kailangan. Wala akong kailangan, kaya pwede na kayo umalis. Iwan niyo na ako. Hindi ko kayo kailangan. Narinig ko na ang mga salitang matagal ko nang iniintay galing sa mga magulang ko. Pero pakiramdam ko, kapag tinanggap ko iyon, tanggap ko na rin ang bagong ako. Ayoko. Kaya lumayo ako sa lahat. Nagtago ako kahit sa aking pamilya. Namuhay akong mag-isa. Yeah.
Ano po kayo nasa balat niyo? Ha? Ito? Nakakawa po ba yan? Hindi to nakakawa. Bakit kaya yung itsura? Hindi, huwag ka matakot. Huwag na po kayo lumapit. Please, huwag po kayo lumapit. Hoy! Anong ginagawa mo sa girlfriend ko? Tama na. Sandali, nagpapaliwanag lang ako. Hindi naman talaga to nakakaway. Kuya, huwag kasi lumapit eh! Uy, tama na yan. Tigilan nyo na yan. Umalis na kayo. Pababaranggay ko kayo. Joseph? Anak? Tagal namin ikaw hinahanap pa. Saan ka nagpunta? Ba't ka nawala? Nay, kailangan ko kung nagtulong niyo. Hindi ko na ako kaya. Madami na yan. Hindi mo na kailangan isabit. Nakakatuwa talaga si Kuya dati, no? Saan mo po nakuha yung idea na yun, Kuya? Napanood ko lang. naalala niya ba nung pinadede ni Kuya tong si Edwin sa babaeng hindi niya kilala? Diba? Kasi baby pa nun si Edwin tapos walang gatas. Sila nanay, wala sa bahay. Ito si Kuya. Ayun, lumabas para maghanap ng gatas. May nakitang babaeng malaking dibdib. Nalala ko ba yun, Edwin? Hindi, syempre. Ito, anak ako. Pero ang klase ka mag-alaga nun, Kuya. Dabali, ngayon, kami naman yung mag-aalaga sa'yo. Tsaka may trabaho na rin ako. Makakatulong na ako. At tutulungan kita. Hindi dahil hindi mo kaya yung sarili mo. Tulungan kita dahil kapatid kita. Salamat. Sa tulong ng aking pamilya, nakabangon ako. Naghanap ako ng trabaho na kahit papano ay susuporta sa akin. Pero ang mas hinanap ko ay ang mga katulad kong may psoriasis sa Pilipinas. Noong 2005, gamit ang social media ay natuntun ko ang ilan sa kanila. Hello. Ako si Joseph de Guzman. Ang gwapo mo pala sa personal. Dito ko ta. Parating na rin po yung iba. So, feel comfortable. Have you eaten? You want coffee or water? Ganda po. Thank you. Thank you po. Hey. Hi. Ako si Joseph. Smoke po kayo. Feel comfortable, ah. Joseph, bakit mo nga ba naisipang maghanap ng mga katulad natin sa social media? Kasi alam ko yung pakiramdam na mag-isa habang merong ganitong sakit. Nung minsan pa nga, naisip ko magpakamatay noon. Dahil hindi ko matanggap na ganito na ako. Kailangan ko palang tanggapin para makapagsimula ako ulit. Ako, iniwan ako ng asawa ko nang magkasakit ako.
Akala ko noon, hindi ko kakayanin. Pero ito, buhay pa ako. Ako naman, iniwan ako ng mga anak ko. Sumabay itong diabetes ko, sa psoriasis ko. At sobrang depressed ko nung putulin to. Dubling sakit eh. Pero mabuti na lang, nandyan yung pamilya ko. Silang tumutulong sa akin. Alam nyo, ako rin. Sila rin yung tumutulong sa akin. Kaya hindi na ako mag-isa. And I will make sure na lahat ng mga katulad natin, hinding-hindi na mag-iisa. Kahit kailan. Magandang umaga, mga kabalat. For a number of years, I lived like a hermit, living alone and opting not to see even my own family is really hard for me. Dahil po sa pagkakaroon ko ng psoriasis ay mas nakilala ko yung sarili ko ng gusto. At natagpuan ko ang mas malalim na kahulugan ng buhay. Mas lalo ako naniniwala ngayon na sa kabila ng bawat lusa ay palaging merong naghihintay na bagong pag-asa. Iba't ibang tao ay may iba't ibang pagsubok na susuungin. Noong 2005, ay binuo ko ang Psoriasis Philippines Organization na tumutulong sa mga katulad ko at gusto rin mag-educate sa publiko tungkol sa aming sakit. Gamit ang aking sales and marketing background, nakakainganyo ako ng iba-ibang organisasyon para tulungan ang aming bawat miyembro. Kilala na sa buong mundo ang aming organisasyon, nakabilang sa International Federation of Psoriasis Association. At nakarating na ako sa iba't ibang parte ng mundo para sa aking advokasya. Dahil sa aking sakit, ipinaalala sa akin na may higit pang mas mahalaga sa panlabas na anyo, yaman at ambisyon. Iyon ay ang kabutihan ng loob at ang pagmamahal ng ating pamilya. Hanggang dito na lang, Joseph. Ipinaalala kay Joseph ng kanyang naging karamdaman na wala sa ganda ng mukha at ganda ng balat ang halaga ng isang tao. Ang totoong kahanga-hanga ay ang kanyang kabutihan, tatag at kakayahan na bumuo ng kabuluhan kahit sa pinaka-nakapanghihinang pagsubok na maaari niyang harapin. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.